I see. Thanks for coming. Wala yun. Ano bang kailangan mo? May gusto lang kasi akong itanong tungkol sa kuya mo eh. Ano yan? Nakikipaghuli na sa akin si John. Siguro dahil may gusto na siya ibang babae. Izzy, alam mo ba kung sino yung gusto ipalit sa akin ni John? Ano bang pinagsasabi mo? Sigurado na ako sa nararamdaman ko. Maganda na ako. Saka ako sa isasabihin, ang dahilan ko. Okay? Izzy, sa reaction mo parang may alam ka eh. Ano? Sino ba siya? Kilala mo ba? Diray, sa tingin ko, sa kanya may gusto si Kuya. Ay, si sigurado ka ba? Sigurado ka ba si Riray? Hindi naman niya direktang sinabi sa akin. Pero... halata ko naman kasi siya eh, na may gusto siya kay Riray. Bakit naman siya magkakagusto doon? Ipinagpalit niya ako sa babaeng gubat? Luis, may itsura si Riray. Isa pa, sa bahay siya nakatira. Huwag kasama sila, lagi silang nakikita. So, hindi malayo na magkagustuhan sila sa isa't isa. Gabi na po para magkape kayo, ma'am. Baka hindi kayo makatulog. Nako, huwag mo akong alalahanin, Jolan. At inihintay ko rin si Luis, yung batang yon, umalis na naman. Gusto ko kasi malaman eh. Tungkol dun kay Riray. Riray? Sino po yun? Yun nilang gusto kong malaman. Kung sino talaga yung Riray ngayon. Iba kasi ang nararamdaman ko tungkol sa kanya kaysa sa mga sinasabing masasamang bagay tungkol sa kanya. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Jolan. Bakit malapit ang damdamin ko sa batang yon samantalang dalawang beses ko pa lang naman siyang nakikita? Gusto kong makilala kung sino talaga si Riray. Gusto ko rin malaman bakit ganito ang nararamdaman ko para sa kanya. Hoy, Riray! Ikaw ha, hindi mo sinabi sa akin, pinigyan ka pala ng bulaklak ni Kuya John. Si Shane ang nagsabi sa'yo. Eh, sino pa bang machichispi sa akin to? Si Shane lang naman ang chismosa dito. Ang swerte mo, Riray. Mabuti ka pa, binigyan ng bulaklak ni Kuya John. Eh, ako nga, miski katuray, wala eh. Tingnan mo, mukhang mamahalin ang bulaklak nang binigay niya sa'yo. Mabait si John. Tulad ng ina ni Luis. Mabait siya. Alam mo bang nginitian niya ako kanina nung makita niya ako? Sayang at hindi kami nagkausap. Dahil hinila ka agad siya nila Unggay. Alam mo, hindi ko nga alam kung paano napunta yung Unggay na yun at si Mumay sa bahay ni na Tita Vivian eh. At kung paano sila nagkakilakilala. Hindi nang iniisip ko. Gusto kong makausap sana si Mumay, pero mukhang galit siya sa akin. Obvious ba? Tulang ka nga niya, di ba? Galit sa akin si Mumay dahil iniwanan ko siya sa gubat. Ay pa, alam mo ba kung saan nakatira si na Luis? Oo, bakit? Samahan mo ko sa kanila. Gusto kong makita si Mumay. Gusto kong makausap sila ni Unggay para makihingi ako ng tawad. Gusto ko ring makita ang ina ni Luis. Gusto ko siya makilala ng gusto. Pwede mo ba akong samahan? Pwede mo ba akong dalhin sa kanila? Oo ba?
Yun lang ba? O sige, sasamahan kita kina Tita Vivian. Hindi kita pababayaan eh. Ituturo ko sa'yo lahat ng bagay na kailangan mong malaman. Salamat. Bakit pinagtatanggol mo yun? Sino bang mas kinakampihan mo? Ako na anak mo? O siya na hindi niya naman kadugo? Alam mo, bitawa mo na yun kung ano man yung hawak mo at matulog ka na. Huwag ka na tuloy, Timang. Hindi basta tali ito. Mahalaga to. Kaya, hindi ko pwedeng iwala to. Eh, ano ba kasi yan? Pinag-aaral pa ako, kapatid. Si Izzy. Andito na siya. At may respiro. At may respiro. May kapatid pa akong pinag-aaral. Si Izzy. Dito na siya. At may responsibilidad ako sa susunod. Responsibilidad! I did kiss her, Luis. Pero wala yun. Friendly kiss lang. Natuwa lang ako dahil napagbati niya si Ivy.